Mga kasama, may kasabihan ng ating matatanda na ang gatas ng ina ay epektibong gamot sa sore eyes. Anong sa inyo? Anong basehan ng paniniwalang ito? Mga kasama ko po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Hello, hello mga kaibigan at kanutrisyon. Totoo kaya ang gatas ni nanay ay nakakagamot sa sore eyes? Ano kaya ang palagay ng ating mahal na ninang at executive director po ng National Nutrition Council, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores? Magandang hapon po, Ninang Bernie. Totoo nga po ba ang gatas ng ina, ma'am, ay nakakagamot sa sore eyes? Magandang tanghali rin sa iyo, Rod, at sa ating mga mahal din nating tagapakinig. Ay, naku, Rod, ha? Aga-aga. Alam mo ba yung paniniwalang yan ay talagang totoong pinaniniwalaan dito sa ating bansa. Pero hindi lang pala dito sa ating bansa. Mm-hmm. Kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo, pinaniniwalaan din yun. Eh, totoo kaya yun, ma'am? Nako, alam mo, Rod, opo, kahit alam natin na kasi pinaka... hindi lang sa Pinas eh. Oo, sa ibang bansa din pala. Oo, kasi alam naman natin na pinakamainam para kay baby ang gatas ng ina. Pero hindi totoo na yung breast milk ay panggamot sa sore eyes. So, although maraming kabutihang dulot ang breast milk, pero hindi siguro para sa sore eyes. Alam natin na napakasagana ng breast milk sa antibodies. Lalong-lalo na yung colostrum, yung unang milk na dapat ibinibigay sa baby kasi yun ang sabi nga ng dating Secretary of Health na si Secretary Duque, yun ang unang bakuna ng bata. Yung gatas ng ina. Kasi punong-puno siya ng antibodies pero hindi siguro panggamot ng sore eyes per se. Actually, yun ang isa nating gustong itama, yung mga maling mga paniniwala na yun. Kaya inimbita natin muli ang ating guest resource person last week. Oo, ang chairperson ng Site Preservation Committee ng Philippine Academy of Ophthalmology na walang iba kundi si Dr. Maria Victoria A. Rondaris para ipaliwanag sa atin kung ano ba talaga ang totoo kung pangangalaga sa ating mga mata ang pag-uusapan. Na-traffic lang ngayon si Dr. Mavi Rondaris pero parating na siya, although nasa ano rin siya, ready na rin siya sa phone patch. Oo. So kung nandiyan na siya sa phone, ibatiin muna natin siya at i-welcome muli dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon at maraming salamat po sa pagpaunlak sa aming imbitasyon na magkaroon ng part 2 ang episode nating Wastong Nutrisyon para sa malinaw na paningin. Hello, Dr. Rondaris. Hello, nagta-traffic ako ngayon. Sorry. Oo nga po. Hi, Doc Mavi. Pero maanda naman kayo. Thank you for inviting me again. Opo, opo. So, anyway, i-maximize lang natin yung time. So, kahit na usad-usad kayo sa traffic, pwede naman kayo makausap? Okay po? Oo, okay lang. Nag-park ako sandali dito sa isang lugar. sige. Okay. Sige, umpisahan na natin ang ating... discussion. Ito yung part 2 mga kasama sa ating episode, ang Wastong Nutrisyon para sa malinaw na paningin. Alright. Doc Marvy, ano po ba yung mga sakit na nearsightedness at farsightedness? Alin ang mga, ang mas common? Ano po yung mga lunas? Ah, okay. Yung pagiging nearsighted or farsighted or even yung astigmatism. Opo. Yan ay karaniwan namamana. Namamana natin sa mga magulang, yan, sa mga ninuno. So, hindi pala siya acquired, oo. Oo. So, malamang pagka ang isang bata ay may grado ang paningin, tatanungin natin or titignan natin ang magulang, tanong natin sa kanila, nagsalamin din po ba kayo ng maaga? Ganun din ang tatanungin natin. Kasi more or less, sigurado, lahat ng mga anak, or kung hindi man lahat, most ng mga anak nila ay magsasalamin din. Oo. Pero, sige po, sorry. Ang ibig sabihin ng nearsighted, di sa malapitan siya, malinaw ang paningin. Tapos ang farsighted naman, yun nga, sa malayo, malinaw na malinaw ang paningin niya. Mm-hmm. Doc Mavi, sa mga Pinoy, anong mas common? Yung near or yung farsighted?
Wala tayo kasi masyadong pananaliksik tungkol sa mga sa Philippines eh, sa Filipinos. Oh, oh. But sa Asia, so syempre dito tayo kasama ang Pilipinas. Oh, oh. Dumadami na sa atin ngayon ang nearsighted, yung mga pangmalapitan, doon malinaw ang paningin. Mm-hmm. And sinasabi nila na bakit tayo nagkakaganito? Eh kasi una sa genetics yata natin, kasi ang mga Asians more of myopic sila or nearsighted. And then because ngayon dahil masyado nang nauuso ang mga, yun na yung mga computer, halos lahat ng mga bata na, natin ngayon at the age of 4 sa preschool, natuturuan na silang mag-computer. Uh-oh. So maaga sila na e-expose sa near work. Kumbaga, pangmalapitan na vision lagi ang nagagamit. Oo. Yun. So, nakaka- kaya dumadami mga bata. So, bali parang nakaka-exacerbate yung ganun sa sakit na nearsightedness. Wala pa tayong definite research, pero more or less, na yun ang malapit na dahilan bakit dumadami ang mga bata na nagiging nearsighted. Kasi talagang they're forced. Lahat ng mga toys nila, puro, ngayon iba na, hindi na tayo dolls. Yung mga ganun, hindi na tayo masyadong nakikipagpatintero. Ang laruan ng mga bata ngayon, Galaxy Tab, iPhone. Oo nga eh. Na, ano? Puro games na lang sa ano, virtual games. Yung mga games. Nintendo. So, ang lunas po sa nearsighted or farsightedness, pananalamin o ano, paano po sila ano ina-address kung may ganun yung bata, halimbawa? Ang ating correction po para sa isang bata na merong refractive error. So, refractive error ang term doon, para sa nearsighted, farsighted, or astigmatism. We usually give them eyeglasses to correct the kakulangan. Kung kunwari, nearsighted siya, so kulang siya sa malayo. So, bibigyan siya ng eyeglasses na makakatingin din siya, makakatingin din siya ng sa malayuan. Ganon. So kung farsighted ka naman, bibigyan ka ng correction para yung medyo malapit, kaya mo ding basahin. Mm-mm. Tapos kung astigmatism naman, ang ibig sabihin kasi ng astigmatism, yung pag-bend ba ng ilaw, pagpasok ng mata natin, hindi siya nagbe-bend sa tamang kurbada. Yun. So, ang tingin natin sa isang bagay, para bang, kunwari, ang letter C na babasa natin as O, o ang letter Q na babasa as C. Kumbaga may kulang, hindi ganun ka-sharp ang ating paningin. So, baka may astigmatism ka. So, ang binibigay na correction naman dyan ay cylinder lenses. Yun. Okay. Yung iba pang talakayin po natin, yung iba pang mga sakit-sakit sa mata, at saka para nako-correct din natin. Ma'am, yung ano na doktor, ano naman po yung stay o kuliti? Kuliti. Sabi nila pag nanilip ka daw, magkakakuliti ka. Yun yung sa isa sa mga misconception, sa mga paniwala. So, yun pagka yung bang madumi ang ating kapaligiran, tapos nasamahan pa ng mikrobyo, yan, o kaya madumi ka rin sa iyong kamay, no, na nabablock ang ating mga glands dito sa may mata, sa hair follicle, yan. So pag nablock yan, maiipon ang dumi, maiipon, nagiging nana, ayan, nagiging kuliti. Kuliti, Tapos nakakagaling talaga yung bunutan mo ng ano, balahibo yung malapit sa mata nung kuliti. Ay nako, yan na nga yun eh. Kasi karaniwan sinasabi nila na pag may kuliti ka, tanggalin mo lang yung pilik mata mo, lalabas na yan, gagaling na. Paano kung hindi mo naswak dun sa lugar na? Kung saan may kuliti. Alam ko nagpauso yan, Dok. Alam ko nagpauso niya, yung gumagawa ng false lash. Siguro nga. Para maging mabenta, ma'am. No? So, ang kuliti, form of infection. Madumi so, na, no? Dumi.
So, paano yun? Hayaan na lang na ano siya, matanggal, magumaling? Well, una sa lahat, kung medyo napapansin nyo, parang namumula siya, namamagana, hindi to sa may ilalim, pwede na tayo mag-warm compress, yung maligamgam na bimpo. No, ibababad natin for 5 minutes yung bimpo na yon na may maligamgam na tubig. Para lang medyo mag-open up, mag-soften up yung kuliti na yon. Tapos at the same time, kailangan na rin tayo maglagay ng either o antibiotic na ointment or eye drop or pwede rin uminom ng antibiotic. Either pwede doon. Basta antibiotic siya ha. Hindi hindi ibang klaseng gamot. Ah, okay. Doc, last week, nag-usap tayo na dakil natin na importante sa health ng paningin ng eyes, yung vitamin A sa pagkain. And sabi mo po nga, sa mas mapula or mas yellow, mas maganda, or mas green, mas magaling. Meron pa bang ibang vitamins or sustansya or nutrients ng ang nakakapagpalinaw ng paningin? Last week nasabi natin vitamin A. Tapos nadagdag natin yung vitamin C. Importante din siya. Okay? Tapos meron pa yung mga vitamin E, lutein, yan yung ibang what do you call that, mga minerals, lutein, yan omega 3. Pwede yan. Kinakailangan yung mga maliliit na amounts ng mga vitamins na yan at minerals, kailangan pa rin ng ating mata para maging sharp ang paningin. Okay. Alright, so mga kasama, magpapatuloy po ang ating very interesting na talakayan, pero silipin muna natin ang text question of the day dahil isa din po ito sa mga inaabangan ng ating mga kanutrisyon. Oo nga. Ninang? Okay, maiksi lang po at madali lang yung ating tanong. Magbigay lang po ng 2 uri ng nutrients na kailangan para sa mainam na paningin. Naku, kakabanggit lang ni Doc Mavi. Oo nga. Alam niyo, Doc, panay na yung tawag ko kay Asik ng Ninang. Malapit na kasi eh. Okay. Malapit na yung December. Anyway, mga kasama, eto, maagang pamasko na rin ng ating programa ang pamimigay po ng libreng load. Kaya sa mga gustong sumali, i-text lang po ang inyong sagot sa ganitong format: full name, space, address, space, sagot, at isend po sa 0919-884-0659. Samantala, magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Napakasarap ng prutas at gulay, di ba? Kumain ka ng 5 dulot o servings ng prutas at gulay araw-araw. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo Mo sa Nutrisyon. Didinig nyo naman yung music namin, My Eyes Adore You. Kasi pinag-uusapan natin, kalusugan ng paningin. Paano nga naman mag-eyes adore you kung duling? Oh, my sore eyes. Anyway, nagpapatuloy po mga kaibigan ng Radyo Mo sa Nutrisyon. At itong ating napaka-interesting na topic dineside natin na ipagpatuloy ulit, magkaroon ng part 2. Diba, Rod? Kasi, opo, at nakakatuwa naman na libre ang ating panauhing expert. Nandun nga lang na-trap sa traffic. Na-trap sa re-blocking. Oo. So, Doc, marami tayong question na siguro straightforward question tapos answer. Halimbawa, opo. Halimbawa po, ano ba yung ibig sabihin ng detached retina? At ano yung sanhi nito? Okay. Ang mata natin, may 3 layer yan. Mm-hmm. Okay? Yung pinakaloob na layer, yung hindi natin nakikita, yung retina.
Yun, yung retina, kung ikumpara natin sa isang camera, kasi ang mata daw natin parang camera eh. Ang camera may lens, so ganun din ang mata natin may lens. Oh, yung retina, siya yung film ng camera. Okay. So imagine mo, kung ang film ng camera mo ay nasira, napunit, wala kang picture na makukuha. So ganun din ang yung retina natin sa mata. Kung na-detach, natanggal, napunit, may butas, ang retina, mahirap magkaroon ng paningin. Mm-mm. Yun. Bakit na-detach, Doc? Okay. Maraming rason bakit tayo... Kasi parang napaka-serious pagka na-detach yung retina mo. Oo. Usually, ang mga taong nearsighted, may prone sila na magkaroon ng detached retina. Kasi ang mga nearsighted people, mahahaba ang mata. Ngayon, pag mahaba extraordinarily ang mata nila, so nababatak ba? Parang damit. Mahaba na nahihila masyado. So, konting trauma. Kunwari, nag-basketball ka, nauntog ka, yung mga ganon. Konting physical trauma, pwedeng mapunit yung retina. At matanggal. Yun. Tapos yung mga tao naman na who had previous cataract surgery, pwede rin silang magkaroon ng detached retina. Kasi any form of surgery can always add more injury. Tapos yung mga taong may glaucoma, pwede rin. Yan, pwede silang magkaroon ng detached retina. Tapos ang sakit na diabetes, pag sobrang progressive na siya, severe, pwede rin mapunit ang retina dahil dun. Paano naman po ito ginagamot, Doc? Na-attach siya? Yes. Mm. Siyempre, pag nag-attach ka ng retina, it is always surgical. So, walang walang ibang lunas dyan, kundi, well, pagka hindi masyadong malaki ang pagka-detach, meaning baka butas lang, hindi naman siya talaga natuklap. Hindi siya talaga detached or natuklap. Pagka parang butas lang, pwede po siyang i-laser. Pag maliit na butas, pwede i-laser. Pero pag talagang full-blown, talagang napunit na siya, natuklap na, kailangan talaga lalagyan, surgical siya. So pag surgery, ginagawa para bang naggagawa ka ng bahay, ididikit mo siya sa pader uli. Ganon. So may ginagamit kaming belt, scleral buckle, yun yung tinatawag, para lang mag-provide ng counter force. Para madikit siya uli sa kinalalagyan niya. Tapos minsan yung iba sasamahan ng laser. Uh-huh. Tapos yung iba, kung talagang hindi pa kaya, tinalagyan ng gas sa loob ng mata para yung gas na yon persado niyang itulak naman papaloob para bumalik siya sa dati niyang lugar. Naku. Pero mahirap ang retina surgery. Pinipicture pa lang namin, Doc, ni Rod, yung dinidescribe mo. Parang umingiwi na kami. Ako, hinahawakan ko na yung mata ko. Doc, wala pa tayo ng transplant, Wala pa ng eye transplant. Hindi pa tayo pwedeng mag- part lang ng mata na pwedeng i-transplant yung pinakaharap, yung cornea. Yung ibang part, hindi pa natin... Wala pang ganun. Yung cornea lang talaga. And bakit yung cornea lang? Kasi yung cornea natin, yung harap ng mata natin, wala yung blood vessels. So napakadali siya ilipat ng lugar. So pwede siyang... Kumbaga, hindi siya makaka... kasi syempre pag meron kang blood vessels, tapos nilipat mo sa ibang lugar, pwedeng mag-cause ng inflammation ng maga. Dapat din mo rin ilalagay, hindi mo ita gagalawin. O, Doc, punta tayo dun sa mga popular. Popular naman na hindi masyadong technical, pero namamayani pa rin sa kaalaman ng ating... Alam ko na yata yan. Doc, totoo ba na kapag natulog ng basa buhok, lalabo paningin?
Ay, hindi naman. Walang connection yung pag naligo ka tapos mawawala ang paningin mo. Siguro may ibang rason yun. Baka nagkataon lang na yung pagkabasa mo ng buhok mo dahil naligo ka. Pero wala, hindi totoo yun. Kasi binabawal yun sa mga ano, no, well, siguro sa matatanda, ano, Ron. Eto naman, Doc, no? Eh, sinasabi nila kapag nagduduling-dulingan daw at nahipan ng hangin, eh, magiging permanente ka ng duling. Totoo ba yun? Namumatay, eh. Kung malakas ang hangin sa lugar, lahat na lang siguro. Duling na. Oo nga. Hindi yan. Opo, hindi totoo. Kasi ang pagkaduling o pagkabanlag, dahil yan sa maraming bagay, no? Pwedeng inborn, yun, or baka yung muscles ng eyes mo, eh, hindi tama ang galaw, may problema sa haba ng muscles sa mata, or pwede rin yung nerve na nagsusupply doon sa muscle ng mata na yon, eh, affected. So hindi sa hangin. Hindi sa hangin. Oo, pero Rod, sa pag-aaral po, doktora, sa nutrition, yung iodine deficiency ng mother nung buntis siya, pwede maging cause ng duling yung bata pag isinilang. So yung banlag, duling, ganun, pisa, yun, pwede yun galing sa iodine deficiency. Doc, isa pa, kailangan daw po bang pahinugin yung katarata bago operahan? Noon, nung bata pa ako, ganun ang paniniwala bata, nila. Mga kaibigan, bata pa po si doktora, sa totoo lang. ganun ang paniniwala, no, na pahinugin. Pero for the past, I think, 2 decades, apo, hindi na natin ginagawa yon. Kasi sa pananaliksik, ang katarata, pag yung malaki na yung katarata, ang laman talaga ng katarak, parang ano na siya, mga insoluble substances. Kumbaga waste substances na siya. Parang dumi na siya. Uh-oh. So pag hinayaan mo siyang pahinugin, baka pumutok, eh. Nako. Tapos yung dumi na yun ang kakalat pa sa loob ng mata mo, eh di lalo kang nabulag. So ngayon, in-encourage lang natin na kapag ang isang may edad, hindi na niya magawa ang kanyang normal na aktibidad sa araw-araw. Apo. Dahil sa katarata niya, it's about time. Pwede na siyang magpa-consider na ooperahan yung katarak na yun. Okay. Doc, isa pa. Yung mga stars, mga entertainment personalities, laging naka-sunglasses, okay, di ba? Pagka minsan lang lumabas sa TV, naka-sunglasses na paglabas. Ano. Pero talaga bang dapat or mainam bang protection ang sunglasses para hindi lang yung mga stars or entertainment ang naka-sunglass? Yes, oo naman. Siyempre, alam natin na ang sunlight emits ultraviolet rays. And meron ding effect yun. Actually, ang ultraviolet rays, nakaka-cause din ng cataract, no? Early formation ng cataract. Kaya nga dito sa atin, di ba sabi ko last week, ang cataract natin maiitim na matitigas kasi sagana tayo sa sunlight. Araw. Yun. So, every time we go out, lalo na kung matindi ang araw, it's a good protection na ang mag-eyeglasses tayo, sunglasses, na may UV protection. Yung tint nung eyeglasses natin. Ay, hindi lang, Rod, hindi lang yung nandyan sa kalye. Namura. Yung ting 50. Pwede ba yung dog? Mahirap yun, eh. Baka mamaya walang UV protection yun, eh. Yung ano lang, dalawang gamit. Oo, tapos pagka, kunwari, nasagi sa bag mo, natuklak na yung cover. Yun. Doc, meron tayo po ng ano, galing sa San Pedro, Laguna na texter, nag-text siya na si Mr. Noel Villa Delgado. Sabi niya, opo, pag sa puti nakatingin, parang may drop ng water yung nakikita. Then, pag tumingin sa malayo, dumudoble ang tingin. Ano to, Doc? Sabi niya. Okay. Noel. Hindi naman duling na si Noel. Baka hindi. Sabihin ko yung sabi niyang parang tingin. Pag nakatingin. Pag sa puti daw siya. Siguro sa surface na puti, o halimbawa sa clouds,
parang may drop ng water yung nakikita niya, yung paningin niya. Then, pag tumingin naman siya sa malayo, dumodoble yung tingin. Dumodoble kaya yung drop of water. Noel, ano ba to? Dumodoble ang tingin. Oo, ano ito? Parang ang tingin ko, yung symptoms na yun, parang floater. Floater. Ang floater parang mga, alam mo naman, ang laman ng loob ng mata natin, parang gel. Uh-oh. Yung gel, hair gel sa buhok. Uh-oh. Yan, hair gel. So, pag, di ba, pag ang itsura ng hair gel, pag bumili tayo, parang maraming bilog-bilog. Uh-oh. Maraming bubbles. Ganon din. Ganon din ang loob ng mata natin, no? Ngayon, pag against a white background or matindi na ilaw, sobrang liwanag, napapansin natin yung gel na yon, napapansin natin yung bubbles na yon. Ang tawag natin doon, floater. Floater. Yung floater, sa ibang tao, siguro sa ating ano texter, para siyang drop of water. Mm-mm. Sa iba, para naman gagamba daw yung parang may buhok-buhok na gano'n. Tapos sa iba naman, para daw itim, parang itim na lumalakad sa paningin niya. Na tuwing gumagalaw siya, sumasama. Pagka konti lang ang floater, isa, dalawa, ganyan, tatlo, normal lang yon. Hindi dapat ikabahala. Kasi lahat naman tayo, at some point, makakaranas ng floater. Pero sabi nila, ang mga nearsighted people, sila ang mas madalas nakakakita mas ng madami. Floater. Mas madami rin. Mm-mm. Pero pag dumami siya bigla, as in para na siyang paminta. Parang yung nakikita mo, biglang tinapunan ng kadami-daming paminta, ganyan. It is a bad sign. No, kasi sign siya na baka gustong mapunit ang retina. Yun yung kaninang pinag-usapan natin, yung detached retina. Oo, so pagka ganun, wala nang isip-isip, dapat pumunta na kaagad sa doktor, sa mata. Okay. So walang issue yung malapit na paningin o puti siya nakatingin, or pag lumayo siya ng tingin, kundi yung dami ng floater. Yung dami ng floater. So kung isa, dalawa lang, whether nasa white background or malayong paningin, okay lang yun. Okay. Pero lang po yun. Pag dumami bigla yung tingin niya ng float na floaters, yun, magpatingin na siya kagad sa ophthalmologist. Opo, kasi baka in a matter of seconds or minutes, yung baka may butas na yung likod ng mata, yung retina, or baka natutuklap na siya. So maganda kaagad, punta na talaga sa ophthalmologist. Okay. All right. Meron pa pong isa, Doc. May umahabol pa rito na tanong mula kay Alma Montano naman from Makati. Doc, no? Ang tanong niya, pag nag-contact lens ba daw, lalong lalabo ang mata? Kaya ka nagko-contact lens kasi gusto mong luminaw ang paningin mo. No? So, kunwari, ang isang tao, meron siyang kakulangan sa paningin, either nearsighted siya or farsighted. Yan. Eh ngayon, sa sobrang taas ng grado, masyado nang makapal ang salamin. Opo. Pangit naman din tignan, ano po, kasi mabigat din siya. Opo. Upa ka ng parang, ano yun, kabayo ba yun? Ganun. So, di ba yung kabayo may takip sa So, ang nire-recommend namin, para hindi naman ganung kabigat, you can wear contact lens. So dapat kasukat din ang contact lens mo doon sa grado mo. Kasi kung ang contact lens mo, kung ang paningin mo ay lumabo pa, pag nagsuot ng contact lens, may mali doon. Angkop, oo. Pero yung iba, ang ano nila, ang purpose ay para may kulay lang yung mata nila. Cosmetic. Fashionable. Baka yun ang makapagpalabo. Oo, pwede. Kasi lalo na kung yung nabibili mong contact lens ay yung sa gilid-gilid lang. Yung mga minsan dito sa, di ba, pag minsan nasa gilid ng simbahan o yung sa tabi-tabi, may nagbebenta ng contact lens. Naku, mahirap yung gano'n. Dapat kasi yung kung gusto mo magsuot ng contact lens, talagang sa tindahan ng sa mga optical shops. Yung colored, yung may kulay, para hindi natin alam kasi kung anong ginagamit nilang material para ipangkulay dun sa contact lens. Miss Alona Montano, ha? Marami ng
Maraming tips sa iyo si Doktora, makinig ka para hindi lumabo ang iyong mata. Okay, at this point, mukha Rod, mukhang magkakaroon tayo ng part 3. Nako! Kasi ang dami mga nagtatanong din. Oo, pero wrap up na tayo kasi talagang wala na tayong oras. So, mga kaibigan, dapat maging bahagi ng ating pang-araw-araw na routine ang pagbibigay ng best care sa ating mga mata dahil ang paningin ay isa sa ating pinaka kailangang sense o pangdama sa ating kapaligiran. Unang-una na yung pagbibigay protection gamit ang pananggalang tulad ng safety glasses laban sa mga injury na dulot ng mga panganib at sakuna habang naglalaro o nagbabasketball, for instance, sa lugar ng trabaho at kahit saan pa. Of course, mahalagang mahalaga yung wastong nutrisyon na nakapagpapalusog ng ating mga mata at paningin. Yung pagkain ng balanced diet, pagkain ng mga mayaman na pagkain mayaman sa vitamin A at antioxidants at minerals na sinabi ni Doktora kanina na tumutulong sa pagbawas sa risk ng maagang pagkakaroon ng mga sakit sa mata na dulot ng edad o ang tinatawag na macular degeneration. Gayunman, sa kabila ng ating best efforts sa pangangalaga ng ating mga mata ay sadyang may mga pagkakataong magkakaroon pa rin ng problema gaya ng impeksyon. Sa mga ganitong pangyayari, pinakamainam ang kumonsulta sa doktor upang hindi lumala ang karamdaman at agad yang malunasan. So sa point na ito, maraming salamat ulit sa ating napakahusay magpaliwanag na resource person, si Dr. Maria Victoria A. Rondaris, ang atin pong chairperson ng Site Preservation Committee ng Philippine Academy of Ophthalmology. Maraming salamat po, Dr. Rondaris. Baka meron pa kayong parting words? Ah, okay. Isa sa mga isinusulong po ng aming organisasyon, yung Philippine Academy of Ophthalmology, ay yung vision screening in children. Masyado pong mahalaga sa atin ngayon dahil tumataas nga po ang refractive error sa mga bata. Dahil sa maraming mga bagay na nangyayari sa mundo ngayon, no, like yung computerization, urbanization. So, wag po natin kalimutan na ang bata din importante. The earlier na makita natin ang bata kung may problema siya sa kanyang paningin, mas maganda po. Wala pong edad na dapat maghintay para magpatingin po sa isang doktor sa mata ang mga bata. Okay. Thank you very much, Doc Mavi. Thank you, Rod. Okay. Yes. Thank you po, Dr. Rondari. Alright. Okay. At mga kasama, eto naman ang ating anim na winners ng Tig 50 pesos na cellphone load. Mga sumagot ng tama sa tanong ng ating ninang kanina. Ma'am, ang ating first winner ay from Paraniaque City, si Catherine San Luis. Sagot niya vitamin A at omega 3. Okay. Ang ating pangalawang winner naman ay si Luz Pacheco ng Barangay Joaquin, Borongan, Eastern Samar, omega 3 at vitamin A. Okay. Ang ating pangatlong winner ay si Nenet Jimenez ng Molino Bacoor, vitamin E at lutein. Okay. Danny Bactas naman ang ating pang-apat na winner from Barangay St. Peter, Quezon City, vitamin A and C. Okay. All right. Correct. Congratulations. Panglimang winner naman ng 50 pesos load, ma'am, ay si Veronica Manabad from Olongapo City, vitamin A and lutein. At ang ating huli ay si Felipa Nakar from Barangay Monica Hagonoy, Bulacan. Sagot niya ay lutein at omega 3. Congratulations sa inyong lahat. At mga kasama, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilig sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Tandaan, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisisigin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga gawaing kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon. Impormasyon. Solusyon. Positibong aksyon. Tandaan lang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamayan. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon.